Pagbabalik, idols. Si Makaganda. Meron po itong part 1 to part 3, Makaganda, ipinatulfo ang vlogger niyang boyfriend na si Merk Gray. Teka muna, di ba nung last time, hindi niya nakausap to, tinakasan siya, yes. Nagkabalik ka na ngayon. Mukhang may bad news pa rin, idol eh. Pero ngayon kasi, naikwento niya lang sa aming mga staff, idol, ano, medyo wala talagang income si Makaganda. Sa katunayan nga po, nasa kalsada siya ngayon, idol, kumbaga nagdadrive, naghahanap po ng pang-utang dahil walang-wala na daw po, ni pambayad daw po ng internet nila. Kapos po, walang-wala talaga. Oh, okay. Miss Makaganda. Hello po, sir. Magandang hapon. So hanggang ngayon po, ma'am, hindi pa rin kayo nag-uusap nitong si Christian Merck. Hindi pa rin po. Pero po, may nag-message po sa akin si Kuya MG po. Papunta daw po sa kanya si Merck po. Ayaw daw po niyang magpa-interview sa atin. Hayaan niyo po yun. Yun po'y karapatan niya. Kung ayaw niya po. Total, magdidemanda naman po tayo. Kung willing pa rin ho kayo magdemanda, baka nagbago ng isip niyo. Huwag ho kayo magbagong isip. Po ako magdemanda, sir. Good. Ito, segue ko lang ng konti. Ano? Siya nga pala. Yung kasong ipinal natin laban doon sa nanloko kay La Odette sa mga staff. Intayin niyo po. Magkakaroon po ng resulta yon. Dahil tinututukan namin and we will make sure na talagang hindi malalagay sa wala yung mga ipinal na kaso nila Odette. Okay. At mabigyan ng leksyon, ang dapat bigyan ng leksyon. Miss Makaganda, walang wala ka na at naghahanap ka ng pera. At ngayon po sir, nasakyan po ako, nagsasanla po ako ng alahas yung engagement ring po namin. Na sinabi niya po, 170,000 po ang bilin niya. Yung totoo po, 35,000 lang po pala yun. Oh no! Naisanla ko na po, sir. Magkano mo na isanla? 8,000 lang po. Oh. Okay. So may pera ka na ngayon? Opo, yun na po yun. Sagad na po yun, sir. Okay. Magbabayad po sana ako ng wifi ngayon po para maganda po yung connection ko. Kaso po, hindi po ako umabot. Magkano yung wifi? 2,000 lang po. Tapos yung the rest po na ibang pera po, gagamitin ko po yun sa pangangailangan ko po ngayon. Kasi po, wala po kasi talaga akong hawak. Tapos panggas po dito sa sasakyan ko po. Bukod dun sa engagement ring, magsasanla ka rin daw ng mga kwintas, alahas? Apo sir, bigay lang din po niya. Kaso po, sinabi po nila hindi po daw totoo yung alahas, sir. Nako po. Sino nagsabing dito to? Yung pawn shop? Opo. Ah, pinakita mo yung alahas ni Roto to. Fake. Anong klaseng alahas yun? Quintas? Anong itsura? Bilog po siya, sir. Ito po, sir. Yan. Anong sabi ng pawn shop? Fake? Hindi daw po totoo. Oh. Nako po. Pero ang sinabi sa'yo ni Christian Mark, totoo? Opo. Magkano na pagkabili niya ang pagkasabi sa'yo? 20,000 daw po. Nung dinala mo sa Alajera, sa may pawn shop, fake. Opo, sir. Ay, buti na lang yung sing-sing, tunay, gold, kahit papaano. Mababa lang po ang value po. O, wag mo na sigurong tubusin yon, kasi wala na, pinabayaan ka na niya eh. Bigyan na lang kita ng pera. Alam mo, ang pinaproblema namin dito, baka po sa bandang huli, ikaw ay atras din dahil naramdaman po namin, mahal na mahal mo pa rin siya. Ready na po ako, sir. Ready na po ako, sir. Dahil naubos na po yung awa. Pasensya na, mama. Hindi natin masisisi itong mga netizen. Sabi, baka prank lang daw po itong ginagawa nyo sa amin. And sir, then, hindi. Sabi mo, it's a prank. Sir, hindi po ako magaganan, sir. Kung makikita nyo po yung bahay namin, dun pa lang po eh. Nawala na po binibigay siya eh. Wala ka bang work ngayon? Wala po. Anong pinagkakabalan mo at saka ng nanay mo? Kasama ko po yung kapatid ko po ngayon, sir. Anong trabaho mo? Wala. Wala po, sir. Dahil nga po, hindi niya po ako pinagtrabaho po. Anong niya rin po sa pag-aaral, sir. May trabaho bang parents mo? Yung papa ko lang po. Head po ng security guard po. Now, kanino ka nakatira? Nasa kaibigan po namin ni ate po. Tapos ni Merck. Kaibigan po namin kasi doon po, tinanggap po ko ng magulang doon. Na po magmamaneho po ko. Ang dami pong bumabato po sa sasakyan. Ba't ka binabato? Hindi ko rin po alam. Siguro po akala po nila si Merck po. Bigla pong may mga nasigaw po. Yung manloloko, ganun po. Okay, galit sila kay Merck at hindi sa'yo. Kanino ba nakapangalan yung card na yan? Sa kanya po. Lahat po, sir. Sa kanya po nakapangalan. Ngayon, nagkikitira ka lang sa kaibigan mo. Opo. Ba't hindi ka nalang bumalik sa parents mo? Kasi po, pag umuwi po ako, sir, hindi ko po kaya po makita yung mama kong iiyak po sa harapan ko. At least, kasama mo yung mama mo. Pati you can comfort each other. Nakikitira ka sa kaibigan mo, kasama mo yung kapatid mo. Di, sorry ha, pabigat ka pa dun sa kaibigan mo. Wala kang binibigay na pera sa kaibigan mo, wala kang trabaho. Magulang po nila, yun ang nagsabi sa akin, sir, na doon po muna ako.
Kasi ganito, kung ikaw ay babalik sa parents mo, magbibigay ako ng financial support, help. Ito po'y dahil sa mama mo na nakausap namin noon. Pauwi na rin po sana ako sa Rapid. Nag-ano lang po ako ng alas ngayon. Kaya nga, ganito ano, Miss Makaganda, bumalik ka sa mama mo at magbibigay ako ng pera para sa mama mo at para sa iyo at para sa kapatid mo. Maraming salamat po. Okay sa'yo. Opo, maraming salamat po. Okay, ang gusto ko mangyari, doon ka na sa mama mo, total yung mama mo, ganun din, naghihirap at isa sa mga naloko ni Merck, doon na lang kayo, magkapatid, kasamang nanay, okay? Opo. Magbibigay ako sa'yo ng 25,000 pesos. Wow! Maraming salamat po, sir. Okay? Para panggastos mo. Opo. At magdidimanda tayo. Kami naman gagastos sa demanda lahat-lahat. Opo, sir. Maraming salamat po. At panggasolina mo. Ang kinakatakutan ko lang, later on, baka mamaya, kapag nagkadimandahan na, babalik ta rin ka ni Merck at palalabasin na kinarna po yung sasakyan niya. If I were you, ibalik mo na lang sa kanya yan. Isuli mo na. Kasi iniisip ko lang yung worst case scenario na kapag nagkadimandahan na, baka sabihin niya, o kinanap yung sasakyan ko, drive-drive mo, then bigla ka nalang harangin ng HPG o ng anti-carnapping group at kakasuhan ka. Opo. Ibabalik ko po ito. Eto, Miss Makaganda, may mga nag-netizen, mga nag-message. Mag-solo ka nalang daw maging vlogger. Kikita ka. Malalampasan mo pa yung mga, lahat na mga ano niya, subscribers, lilipas sa'yo. Pustahan. Kikita pero, ka. Pero sir, ang plano ko po, sir, mag-aral po muna. Very good. Pwede ka naman mag-aral at the same time magbablog. Pwede naman yung pagsabayin. Opo, sir. Extra okay. Income po. Opo. Okay, pag-isipan mo yan. For the meantime, magbibigay ako sa'yo ng 25,000 para sa'yo at saka sa mama mo. And then, ito, advice ng mga netizen, mag-solo vlog ka, susuportahan ka nila. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat. Nanay Maria Liza Namindang. Ma'am. Good afternoon po, sir. Okay, kasi yung anak niyo po nalilito at nakikita na lang po siya ngayon sa kanyang kaibigan at opo, kasama sir, po alam yung ko po. Anak niyo. Alam ko. Advice ko po sa kanya, bumalik na muna dyan sa bahay niyo, magbibigay po kang 25,000 bilang tulong po sa inyo at sa kanya. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Dyan muna sa bahay niyo. Okay, ma'am? Ito. Sir, ito po, sir. Sabihin ko po, sir. Yung sasakyan po, sir. Kanila pong dalawa yan, sir. Kasi may vlog rin po na binili nila yan, sir. Sa pila nilang dalawa po yan, sir. Attorney Garrett? Yes, sir. Itong si Miss Makaganda. Yes, sir. Dinadrive-drive niya itong sasakyan ni Merck. Although dalawa dapat sila may-ari nito dahil pareho silang bumili nito, kaya lang nakapangalan sa LTO ay si Merck lamang. Ang concern ko kapag nagkadimandahan na baka gumanti itong si Merck at sasabihin niya kinarnap yung sasakyan ko ni Makaganda. Is that possible na mangyari no, at ma-arrest si Makaganda? Hindi po sir, no, hindi ko makikita na may recourse siya na gawin yun. First of all, dahil ang pinambili niya dyan is the joint effort nilang dalawa. Dahil wala naman ibang source of income tong si nirereklamo niyang lalaki other than their vlogs. And sa vlog, nakita naman natin na mostly nga ang content nang gagaling sa ating complainant. So, wag siya magmamayabang na sa kanya nakarehistro yan dahil presumptive lang yon sa Rafi. Kaya nating talunin yung presumption na siya ang may-ari na yan. And then, papakita naman ebidensya yung content niya doon sa video, andun siya palagi. Yes, sir. And yung date of purchase and date of rehistro niyan is nangyari nung silang dalawa ay magkasama pa. So, presumptively, yung pinambili niyan is both yung mga pinag-ipunan nila at naipon sa pagbablog, sir. Tony Garrett, salamat. Okay, so Miss Makaganda, go ahead. Gamit-gamitin mo yan. Wala namang problema. Kasi may mga ebidensya naman talaga nagsama kayo. Opo. Sir, bago rin po namin makuha to, sir. Araw-araw po namin ulam, tuyo at itlog po, sir. Para lang po makuha to sa kaya na to na pangarap niya, sir. Oh. Nag-itlog at tuyo lang kayo. Pinagtsagaan niyo para makabili lang. Po. Ano bang klaseng kotse yan? Matanong ko nga pala. Sports car po. Wow. Anong tatak? Toyota 86 po. Hindi ko po alam kung anong taon po siyang model po eh. Baba ka nga, i-picture mo nga sa amin. Tingnan ko nga. Mag-face mask ka kung maraming tao. Interesado lang, gusto kong makita kasi. Opo. Ibig sabihin, mamahalin yan dahil nagtsaga silang kumain na ng tuyo at itlog para mabili lang yung kotse na yan. At in fairness, maganda tingnan. Ewan ko lang sa labas, paibibot. At saka maganda yung tunog ng makina. Ah, maganda yung kotse. Magara. Maporma. Wow. Sports nga. Maganda nga yung kotse. Magkano pagkabili dyan? Nasa isang kalahating milyon po. Tapos po, ano po, pinagawa pa po to. Lahat pinagawa po.
Pinaturbo? Opo. Lahat-lahat, sir. Siguro nasa 3 million po. 3 million? Opo. Lahat na nagastos po dito sa pagpagawa po. Parang Land Cruiser na rin? Opo. Lahat-lahat na yan, pati paggawa. Brand new ba binili yan? Hindi po. Second hand po. Marami pa pong pinagawa, sir. Eh sana kung nakapangalan sa inyong dalawa yan, pwede nyo na ibenta yan at paghatian. Opo. Marami pa rin hindi naniwala sinasabing scripted daw. Prank, I don't think so. Hindi to prank. Totoo talaga ito. It so happened na si Miss Makaganda nagtiwala ng gusto. Siya yung tipong madaling mabola dahil sa sobrang matiwala sa kapwa. Kuminsan kasi pag sobrang tiwala tayo sa kapwa, doon tayo naluloko. Opo, sir. Ma'am, magdidemanda na po tayo. Nakausap na po namin si Attorney Garrett at nakausap na po kayo ng staff. This will be the last na mag-uusap tayo. Ang next time, kakausapin kita pag nakapag-file na po kayo sa korte ng case. Opo, sir. Okay? Opo. Maraming salamat po. And then, yung promise ko po, ma'am, at doon sa bahay ninyo, idadaling ko yung pera doon sa nanay mo. Opo. Para, di ba, magsama-sama kayo na mama mo. Pantulong ko sa inyo. Nanay Maria Liza. Hello po. May mga tao pa kasi na hanggang ngayon nag-iisip na baka ito raw script at pinaprank nyo lang daw po kami. Oh, sir. Kasi po, sir, may nag-post po, sir. May YouTuber din po, sir, na nag-ano, sir. Na prank lang daw po kasi tumawag daw si Merck sa kanila na prank lang daw. Yung dati po niyang grupo, sir, na kinakimpihan po siya kasi daw na-prank daw ang buong Pilipinas. Sabihin niyo po sa lahat kung bakit hindi po ito prank. Photo prank, sir, kasi tapos na po yung prank, sir, tapos na pa yung script. Pakiulit-ulit, ma'am, na sabi niyo sa amin to noon, ano-anong klaseng mga script na pinapagawa sa inyo ni Merck at kuminsan labag sa inyong kalooban dahil pinapalabas kayong kontrabida. Mag-example po kayo, ma'am. Yung mag-iwalay sila, sir. Mag-iwalay daw sila, sir. Kasi mababa na yung views nila, sir. Bumaba sila. Tapos ngayon, sir, mag-iwalay na po sila para mag-trending sila. Tapos, sir, pumayag ako, sir. Kasi, sige, sabi ko, clickbait na lang kasi lahat yung ano niya, sir, title. Tapos sabi ko, para hindi kayo mabash, sige, papayag na lang ako na ako na lang yung mabash. Pero di ko akalain, nahahaba pala ng hahaba. Kasi sabi niya, sandali lang daw yun. Ah, so pinapalabas sa paghiwalay nila, ikaw yung dahilan? Opo, sir. Nababas po ako doon, sir, sobra. Di po ako nagbabasa ng script. Okay. Anong pinalabaan? Anong klaseng pagtututol mo, kunyari, ang ginawa mo doon sa script na yon? Di ako tumutol nun, sir, kasi hindi muna ako tumutol, sir, kasi ang gusto ko nga na mawala yung ano sa kanila, yung bash. Kasi gusto ko para sa future. Damay po kami lahat, sir. Buong pamilya po, sir. Sumakay po sa kanya, sir. Pati papa po ni KP, sir. Okay, so nababash po kayo noon because of okay. That. Paano kayo nababash noon? Sinasabihan po ako, kontrabida ka. Huwag kang kontrabida. Oh. Kumbaga, yung drama doon, ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkakahiwalay. Kunyari, kumukontra ka sa relationship nila. Papa, opo, sir. Tapos, daming galito sa akin kasi daw, tama na daw edad ng anak ko. Bakit daw ako naging kontrabida? Bakit daw ako pipigil? Minumura po ako. Ang pinapagawa niya po kay mama, yung tipo pong parang itatabli siya, papalayasin po siya sa bahay. Ganun po ang pinapagawa niya kay mama. Kunyari, pinapalaya siya, parang bastusin mama mo. Opo, opo. Yun po. Tapos po, sir, yung isa ko pong kapatid na babae, involved din po yun opo, sa pag-aano. Opo, sir. Bastos po. Pati kapatid mong babae, inutusan niya? Opo, ang ginagawa niya po eh, parang may gusto po sa kanya yung kapatid ko po. Lahat po kami. Ilan taon yung kapatid mo? 27 po, panganay po yun. Okay, okay. Kala ko minor. So, pinapalabas na kunyari, may gusto sa kanya. Opo, parang third party po, ganun. Tapos, ang post niya po, minsan, may post po siya, one night stand sa ate ko po. Oh! Pero isang gabi pong nakatayo yun, parang one night stand. Pero yun po kasi yung pang clickbait sa tao para po i-click yung video po. Yun po ang ginagawa niya po. So, pinalabas niya na naka one night stand ng kapatid mo, siya? Opo, opo. Na hindi naman nangyari? Pinapalabas niya po, eh, gwapo siya. Parang gwapong-gwapo po sa sarili na inaagaw po siya ng kapatid ko sa akin. Ganun po. Ba't po magiging kapatid mo? Kasi po, ayun din po yung dahilan po eh. Ako na lang po yung tinitignan nila eh. Nakikisama na lang sa'yo? Nakasalanan ko din po talaga. Inaamin ko po, nakasalanan ko po talaga din. Kasi nagmahal lang din po ako. Nagtiwala po ako, sir. Okay, sige po. Naintindihan ko po. Naniniwala kaya po ako sa inyo. Nagkap ko po
po yung mga taong galit po sa akin na kung bakit ka pumayag. Hindi ko po masisisi yung sarili ko. May ugat po yan kung bakit siya nagagalit po sa amin, sir. May last pa po dapat siya na ipapagawa sa amin po. Ano po yon? Pag-uwi po namin ng galing Cebu, sir, akala po namin tapos na. Kasi sabi niya po, sir, tapos na. Kasi gusto na namin tapusin. Ang pinapagawa niya po sa akin, sir, kinausap niya po ako, sir, na ituloy-tuloy daw po muna kasi cut-off daw sa sahod. Meron kayo mensahe sa kanya na nagtatago siya ngayon? Mike, lumabas ka kasi kung hindi ka lalabas, hindi namin maririnig din yung din marinig ni Sir Tolpo yung panig mo. Kung anong ikagalit mo sa amin. Bigla-bigla kang nawala dahil lang dun sa script na gusto mo na ipapagawa mo. Kasi gusto mong kumuha ulit ng ka-blinded. Oh. Pero hindi ako pumayag kasi awang-awa na ako sa anak ko. Kaya ka, galit na galit sobra. Galit na galit ka sa kuya ni KP. Kasi hindi kami pumayag na magkukuha ka ulit ng blinded. Kasi naawa na kami sa anak ko. Kasi grabe siya. Nasasaktan siya. Sige, Nay. Tutulong po ako, Nay. Sa iyong pamilya. Basta magsama-sama na lang po kayo. Kaysa naman itong anak niyong si Cafe ay nasa barkada. Okay? At least magsama-sama opo, kayo. Magandang hapon po, Nay. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat okay. po. Miss, makaganda. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, sir. Happy. Drive safely. Okay. Bago po ang lahat, happy 15.5 million subscribers, Idol Rafi. Pumalo na po ng 15.5 ang YouTube po. Hi, thank you po. Thank you. Ayun lang, Idol. Okay.